Ay po, magandang araw po sa inyo lahat. So yan po, welcome again to JLAT Vlog. Welcome again sa mga viewers po natin, sa mga prospect buyer po natin dyan, at sa mga viewers po na masugid na sumusubaybay po sa atin. So yan po, for this episode po ng vlog po natin, nandito po tayo ngayon sa bayan po ng Muñoz, Nueva Ecija, o tinatawag nilang, ang tawag dito, ulang na to? Science City of Muñoz pala. Ayan, Science City of Muñoz. At meron po kami papakita po sa inyo na farm lot. Ito po ay rice field naman po siya. Ito po ay along irrigation road po siya. Ito po yung irrigation. Main canal po yata ito, main canal. Ito po yung irrigation. At ang layo po niya sa town proper, siguro ang estimate po namin, siguro mga 7 kilometers po siguro, more or less. So ito po, rough road nga lang po siya. Mga ilang kilometro lang din po sa highway. At ito nga po, ito na po yung property po natin. Ayan, simula po dun sa ano na yun, pilapil na yun, pagano'n po siya hanggang doon sa may tawag din doon sa may ano yun yung parang talahib na yun. Ayan, so ang sukat po ng property po natin ay 2.5 hectare po siya, 25,000 square meter. At ito nga po ay along irrigation road. Ito po, kabilaan po yan, so may daan po dito sa gitna po ng property. Nadaanan po yung property ng farm to market road. Yung nga po, mas malumang po sa kabila dito. Ang estimate po namin siguro itong mga 1.5 na boss, 1.5 hectare siguro to. Tapos itong kabila ay 1 hectare. Ayun po, estimate lang po namin yon. So ang presyo po ng property po natin ay meron pong presyo na 3M. Ayun po, 3M, sagot po ni salary capital gain tax, porsyento ng kanyang ahente. At yun nga po, kaya documentaries tam po. Ayan, si buyer naman po, sagot po niya kapit, transfer of title, relocation survey at deed of sale. So yun po, ito po ay kasama pa. Boss, kasama pa to. Itong fish pa na to. Kasama po itong fish pa na ito. Bali, dito na po siya mag-start. At ang frontage po niya, estimate po namin siguro mga nasa 100 to 150 meters po yung kanyang frontage. Estimate lang po yun. Kasama po yung ano to, itong puno ng kamatsili. Hanggang dun po. Hanggang dun sa, kung nakikita nyo yung color, kulay itim na parang tolda, yun. Blue sack, hanggang dun po yun. Ayan. So, ito may mga tanim, may mga puno po dito, may mga kamatsili, may puno ng jimirina. Ayun po, dito yung mga kasama ko po, yung team po namin, team realtors. At ito po ay para ipatid sa inyo, itong property na ito na may sukat na po na 2.5 hectare. At yung po ang kanyang presyo ay 3 million. Kagandahan po nito, ang kanyang titulo ay TCT title na po siya, Torrens title, private title. At kagandahan po nun, buhay pa po yung nagbibenta ng property, yung may-ari. Ito nga po daw medyo na ano lang, pero ano po, malakas pa naman. At ito nga po yung kanyang irrigation canal papunta po sa mga ibang property na katabing property po ng binabenta natin. At ito nga po ay puro siya ano, puro bukid naman siya. At flat terrain naman po ito. Kagandahan po nito, hindi po ito binabaha. Mataas po itong lugar po na ito. Ang bayan po ng Muñoz, mataas po ito. Ito nga po, first class municipality po ito. Tinatawag nilang Science City of Muñoz. Andito po yung sikat po na school na si LSU. At yan, mga ilang kilometro lang po yun simula dito sa property na ito. Sa Manila siguro mga 2.5 hours o 3 oras din po siguro ang biyahe. At baya si Alex siguro, boss, T-Plex si Alex. Yan, okay, SC-Tex. Tapos yung boundary po ng kanyang ano, ito po yung south part po niya. Yun po yung boundary sa may kubo na yon, yung may nyug na yon. Pagunun po siya. Ayan. At ito nga po ay hindi na po siya mahirap puntahan. Lahat po ng sasakyan makakapasok po dito kahit kotse. Yun nga lang po, rough road yung daan. So ito po yung siguro estimate po namin dito mga 1.5 o 2 hectare to, boss. 1.5 siguro to, kasi hanggang doon sa ano yun, hanggang doon sa kubo na yun eh. Ito naman po yung kanyang west part kung saan lumulubog yung araw. Ito naman po yung kanyang north part. At ito kanyang east part naman po. Ayan, ito po yung east part. Dito po yung isang portion ng property na ang estimate po namin siguro may isang hektarya po ito. Ito nga po, may mga irrigation na po dito. At oh, maganda po siya yung mga bundok, ano siya, may mountain view. Yung overlook, yung part na sa taas na yun eh. Ayan, may mga mountain view po siya.
bulubundukin po ng Caraballo. Nandito lang po yung bulubundukin na Sierra Madre. Ito po, nakikita po yung bundok ng Arayat dito eh. Ayun po, no? Yung bundok ng Arayat. Nandun po yung bundok ng Arayat. Yung bundok ng Mount Bangkay. Yung bundok ng Bangkay o Mount Bangkay na tinatawag. At yun, hindi ko alam kung anong bulubundukin eh, no? Sambalis na yata yan eh. Sambalis na yata yan. So ito po, napapalibot na siya ng mga bundok, mga bulubundukin. So ang kanyang source of electricity o power, andun daw po yung poste, siguro mga estimate, yung poste na yan, siguro estimate yung mga 1 kilometer siguro yan. Wala isang kilometer yan, boss. Pero may mga linya dito, may mga wire sila dito. At ang source of water po dito, ang panligo, pag nilabas, siguro deep well po. Pero wala pa naman naka-install na deep well. Di ko lang po alam kung may mga naka-install na pong deep well sa mga kubo na iyan. Pero source of water po dito, deep well, at yung isa pong source of water dito ng Palayan ay yung irrigation po. And talagang along irrigation po siya. At ito nga po ay, boss, mga tansyam kaya ito, boss, ina-anin nito. Sige, ito, malaking anin nito. O, 300 ka ba? Siguro ito, kayang-kaya niya. Iba ditong tariman dito. Siguro ang estimate lang po namin, mababa pala po estimate po namin ito, masa 300. Pero kasi dito sa Muñoz po, itong bayan ng Muñoz, high-tech na po kasi yung mga dito. Yung mga gamit nila sa pagbubukid, ganun din po, hybrid kasi po yung mga tinatanim nilang mga palay dito. Estimate yung 300, parang inbreed lang yun eh. Pag hybrid, siguro ng mga 400 ka ba ito. Yan, mga ganun po estimate po namin. At ayun nga po, talagang ito po ay talagang income generated po ng property na ito. Pwede rin pong maggulay dito, pwede rin tanda ng gulay, pwede rin pong tanda ng mga puno, fruit bearing, kung siya puro fruit bearing. Yun nga po, may source of water naman tayo, bandilay kung sakali. Hangin pa po dito, hindi siya mainit masyado. Hindi po. Malapit lang sa Town Proper, may ilang kilometro lang. So, yun po sa mga po dyan, sa mga prospect buyer po namin, sa mga viewers po namin dyan na nagkaharap ng ganitong lote, yun po, tawag lang po kayo sa akin kung gusto nyo tignan itong property ng personal. At kung gusto nyo po makausap yung may-ari, sasamahan po namin kayo. Presyo nga po ng 3 million ay negosyable pa po yun. So yan po, bago po ko mag-end sa aking vlog na to, panoorin nyo po muna yung kanyang aerial view o aerial video. I-ano ko na lang po, and then i-indicate ko na lang po o lalagyan ko na ng marking yung mga boundary para makita nyo po sa aerial video nya. So yan nga po, panoorin nyo po muna. Thank you.
ayun po, napanood nyo po yung kanyang aerial video. So, nasabi ko na rin po yung mga ibang detalye. Kung may mga ibang katanungan po kayo o mga hindi ko po nasabi sa aking vlog, sa aking video, tawag lang po kayo sa akin, mag-comment lang po kayo. Or kung gusto nyo nga po, yung gusto nyo nga punta itong property nito, schedule po natin at kasamaan po namin kayo. So hanggang dito po muna ang aking vlog sa property nito, at patuloy pa rin yung sana ko susuportahan sa aking pagbablog, at pasubscribe na rin po sa isang YouTube channel po namin, yung TR Aerial Lot Vlog. Ganoon din po, papahalon na rin po sa aming Facebook page, sumali na rin po kayo sa aming Facebook group. At yun nga po, hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.